So pwede ka nang bumalik sa project sa Cebu. Might as well be productive, right? Hindi na po ako babalik sa Cebu. Niloloko mo ba ako? Alam mo ang pwede kita i-demanda? I don't wanna share this table with somebody who can't finish what he starts! Papahimikin mo na kami ang anak ko. Hindi kayo pwede magpula. Lydia! Ma'am, may stage 4 cancer po si Lydia sa ovaryo eh. Hindi na po siya aabot ng isang buwan. Hanggat hindi mo inaamin sa asawa mo kalokohang ginawa mo, kakainin ka na konsyensya mo. At tuwing hahalik ka sa kanya, maaalala mo ang panluloko mo sa kanya. Ayoko lang na masira ang pamilya natin. Ayoko lang na may magbago. Bakit hindi pa niya ituloy yung project sa Cebu? What's stopping him? O baka mayroong ibang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa Cebu? Gusto ko lang po makasama si Tonton. Gusto kong makilala niya ako bilang tunay niyang ina. Nagbago lang ang heartbeat mo tsaka yung blood pressure ng katawan mo, kaya Micho, nahilo ka lang. But it's normal sa condition mo. Congratulations. You're pregnant. Diyos ko, bintis ako. Hindi pa rin talaga nagsisink in sa akin na nabuntis ako. Ang galing nun. May baby na pala sa loob ng tiyan ko. Masaya rin ako nung una kong nalaman na buntis ako. Tuwang-tuwa ka si Papang eh, kasi sa wakas magkakaapo na rin siya. Yun nga lang, nakunan ako eh. Lisa, ayaw sa naisulti ni nalang mamang at papa nga. Kabalo ka na kung nga, no? Sheila naman, ano ka ba? Kailangan mo bang itanong yan? Good luck na lang kung may bawaan ni papa nga buntis ka. Tsaka kung maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung alam ko paano ko itatago sa akin eh. Unang isipin yun. Ang isipin mo ngayon kung may tatay yung ama dyan sa pinagbubuntis mo. Di ba nga wala na nagparamdam ni mo si Anthony? Kailangan niyang mahibawaan na may baby kami. Naririnig mo ba sinasabi mo sa akin? Dalawang taon. Bago niya ako tinawag na mami. Limang taon. Hindi ko siya tinigilan para matutulog siya magbasa. Walong taon. Kinumbinsi ko siya para mapaniwala ko lang na galing siya sa katawan ko na ako ang tunay niyang mami. Lahat yun, sa isang linggo. Gusto mo, lahat yun. Wala kang balak kunin sa hiwang anak ko. Ikaw pa rin ang ina niya. At hindi ko kayang palitan na ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Gusto ko lang maging masaya. Kulang maging masaya bago ako mawala. Napakabuti mo, ina. Sana maging mabuti ka rin tao sa... Hindi ko kaya na ipangako sa'yo lahat ito. Hindi. Ma'am, ma'am, sige na po, maawa na kayo sa kapatid ko. Maawa? Kailangan ko siyang maintindihan. Bakit pero may sakit? Mamamatay? Bakit? Ako ba nabitinig mo? Naririnig mo lahat ang sinabi ko? Naaawa ka ba sa akin? Ikaw, naaawa ka sa akin? Naiintindihan niyo ako ng dala-dala lahat ng problema ko. Ito na ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid.
ito ang huli nating pagkikita, maliwanag pa. Sana natitinig niyo ko. Alam niyo ko ano ang makakabuti para sa inyong dalawang magkapatid. Sana, sana, naririnig niyo ko. Ati ferrosulfate nga isang banig, ha? Time's up. Sheila, yung iron, kailangan ng mga buntis yan. Tsaka huwag ka na masyadong kumain ng matatamis, ha? Hindi makakabuti yan sa'yo. Okay? Sige, sige. Day? Ito lang. Ano ka na dyan? Ito. Salamat. Salamat. Kiniog, tagay ko po sa nga pregnancy test. Time sa... Sheila? Lisa, hindi ko rin pala kayo. Anong binibili yung gamot? Mama, ano po, pang-constipation po. Sige, sabay-sabay na tayo umuwi, ha? Sige, sige po. Ito na, ma'am. Andali lang po yung sukulay. Miss, ascorbic acid nga po. Time sa... Miss, pakidagdagan na rin ang anti-fungal para sa kate-kate. Nangangate kasi ang singit ko eh. Ma'am! Sandali lang po. Tricycle. Sunod na ako. Dali, sige na. Miss, yung pinakamabisa para sa kate-kate ha. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumandi na naman ako mamayang gabi. Miss, meron ba kayong gamot para sa mga kabit? Yung sukli! Ma'am, ito na po. Ito na po yung sukli. Papi, kailan ba natin sasabihin sa anak natin? Yung totoo. Paano kung magtanong siya? Ano ba sasabihin natin? Wala tayong sasabihin. Wala tayong sasabihin. Kung ano usapan natin, yung pala. Hing, nagbabago na ba ang isip mo dahil naaawa ka doon kay Lydia na yun? Teka, we're still firm on this, right? Oo. Hindi, napapaisip lang ba ako na paano ba kung lumaki na yung anak natin, di ba? Tapos saka dumating yung Lydia. Tapos yung anak natin, siya pa yung mag-iimbestiga. Baka lumabas tayo parehong masama sa anak natin. Kahit ano ba ang edad niya, wala pa rin tayo sasabihin sa kanya. Yun ang plano. Tayo. Okay naman tayo, masaya tayo. Ayokong masira ang pamilya natin. Kung gustong itago ni Anthony kay Milet yung kasalanan niya, hayaan mo na. Hindi natin si pwedeng diktahan. Buhay na nila yan. Hayaan mo na sila. Labas na tayo dyan. So, anong gusto mong gawin natin? Konsentihin natin sila? Hindi natin kukonsentihin. Kaya lang nandyan na yan eh. Nangyari na, pinagsisisihan na ni Anthony. Ang gusto mo sabihin pa kay Milet, kapag nalaman ni Milet yan, malaking gulo yan. Pero, hindi pa tayo lalabas na parang napaka-selfish naman natin, hindi ba? Hindi. Okay. Alam mo,
Ming, minsan, may mga bagay na dapat hindi na sinasabi. May mga bagay na dapat tinatago na lang. Kapag nilabas pa natin ang mga bagay na to, ay makakasira pa sa kanya. Makakasira pa sa ating pamilya. Makakasira sa ating dalawa. Ah, kung gusto mo, ikaw ang magsabi kay Milet. Ha? Sige na. Kaya mo? Eh, bakit na, sige na. Ikaw na, ikaw na. Gawin mo na para matahimik ka na. Eh, bakit nga ako? Eh, dapat sa kanila manggaling. Bakit sa akin manggaling? Dapat kay Anthony. Ah, ano? Eh, di mo rin pala kaya. Pero ako, kaya ko. Bigyan mo ako isang boteng brandy. Tumigil ka nga, ah. Eh, kung i-pressure mo naman kasi si Anthony, eh, daig mo pa yung social mong balae. Iniisip mo lang kasi yung opinion mo at kung ano yung gusto mong mangyari. Ako pa ngayon ang selfish, ganon. Kahit sabihin mo unfair, kahit sabihin mo selfish tayo, ginagawa natin kung anong tama. May para sa pamilya natin to. Diba? We're just doing the right thing. Tama ka naman, Papi. Ang gusto ko lang naman, gawin niya kung ano yung tama. Para sa kanila rin naman yun. Kasi pag nagsimula ka na maglihim sa asawa mo, kahit malaking bagay yun, kahit maliit yun, parang sinisimulan mo nang sirain yung pundasyon ninyo eh. Oh, tapos hanggang lumaki na lumaki yun, sasabog na lang, bigla. Tapos ano na lang ang makikita ni Milet? Makikita niya kung ano yung kasalanan ni Anthony. Hanggang sa mamaya, wala na, sira na ang tiwala. Eh yung pa naman ang pinakamahirap na ibalik. Sana lang hindi na siya maghanap ng iba bukod sa atin, di ba? Ming, we've given him so much. Higit pa sa binigay ng nanay niya nung hindi pa niya iniiwan sa ampunan si Toto. Mahal na mahal natin siya, di ba? Kaya karapatan natin na paintingin sa kanya. Na tayo magulang niya. Please, for Toto's sake. Ito na po yung adobo. Hmm? Di ko ganahan og adobo. Hmm? Tama na amoy. Uy, paborito mo to, ah. Hmm. Kali akong palengke kanina. Narinig ko yung chismis na buntis na naman yung anak ni Inday Lalang. Hindi raw nila alam kung sino yung ama, eh. Wala nang ang pinag-aralan, nagpapabuntis pa. Huh. Hilig daw kasing pumato sa mga gurang. Yan nga ba ang sinasabi ko? Kaya ako, mahigpit sa'yo, Sheila, dahil ayokong madisgrasya ka. Lalo na ngayon. Ang hilig-hilig ng mga kabataan sa premarital sex. Anong mangyayari sa kanila kung ibibigay nila kaagad ang kanilang puri? Kaya yun. Iniiwan ang lalaki. Di pinakasalan. Kung yung ibang ariyan, nalalaman eh, may asawa na pala. Pero, hindi ako papayag na tumahan ka sa ganyang kahihiyan, Sheila. Pero, paano kung mangyari yun, Pang? Malilintik ka sa akin yan, kapatid mo. Pati na yan gumago sa kanya. Pero hindi mangyayari yon. Dahil nakabantay ako. Minsan yung binabantayan, nakakalusok pa. Nakakadisgrasya. Naku, Mila, tingnan mo. Lahat ito galing dun sa garden ko. Ayan, tingnan mo. Ha, katuwa, ano? Ayan, ha? Oh. Mga
mini garden ko. Pati itong atsara. Maraming thank you talaga, ma. Ito yung papaya nito, galing din sa garden ko. Ako gumawa nito. Homemade yan. Ayan natin siya. Halika na. Nandiyan ka na pala. Siya nang bahala dyan. Halika, dito tayo maulit. Lenlen, ha? Bahala ka na dyan. Ayan, alam mo na gagawin mo dyan, ha? Si Anthony. Naku, ma. Ang sabi niya sa akin, may aasikasuhin lang daw siya, babalik siya kaagad. Siyempre, hindi ko na masyadong inorirat. Alam niyo na yun, di ba? Sa Cavite lang nyata, eh. Uuwi na siguro kaagad. Mabuti naman. Huwag muna siyang pababalikin ng Cebu. Ayun na nga, ma. Ewan ko, ma. Tonton? Ayan na. Nakita ko na. Ayan. Uy, Tonton, ikaw, ano bang gusto mo? Wala po, chocolate, tala. Ikaw naman, chocolate na chocolate. Kaya tuloy na sisira ipi mo. Alika kami. Ay, naku! Ay, naman. Ton, wag ka tumakbo na. I want to see your teeth. Naku, natatakot. Emilet. Balita ako, sumulpot daw yung ina ni Tonton. Naku, ma. Kompleto ba ang pagkakakwento sa inyo ni Lenlen? May sakit daw. Malapit na mamatay. Ano ko? Kaya ang request, kilalanin na siya na ina. Milet. Ma. Sana pag-isipan naman yun ni Anthony. Kasi kawawa naman. Pagka naman namatay yun, wala na kayong kaagaw kay Tonton. Diba? Tapos malalaman pa ni Tonton kung ano yung totoo. Tama, dahil pag namatay yung nanay, di ba? Amin na si Ton, di ba? Wala na kami problema. Kaya lang, si Anthony, hindi ganyan ang kanyang pananaw, eh. Iba. Kaya nung nag-usap kami dalawang mag-asawa, sabi ko sa kanya, yung sinabi niyo, ganyan. Pero sa kanya, ayaw niya maguli yung utak ni Tonton. Hindi sa nangingialam ako, no? Pero Milet, bless na bless ka. Di mo ba nakikita? Oh. Itong si Tonton, nandyan sa inyo. Mahal na mahal ka na asawa mo. Mayaman kayo. At higit sa lahat, mahaba pa ang buhay mo. Eh, lahat ng meron ka, wala si Lydia. Kaya, sana, pag-isipan naman ninyo, Anthony, na pagbigyan nyo na yung hinihiling ng isang taong malapit na mamatay. Ma, alam mo naman, hindi naman ganun kadali yun, di ba? Ang akin lang naman, kasi di ba, ina rin ako. Babae ako. Nadudurog ang puso ko para kay Lydia. Kasi mamamatay na lang siya. Hindi pa niya mayakap yung anak niya. Sana talaga pag-isipan ninyo mag-asawa. Kasi para rin kayong makakatulong sa isang tao na malapit na mamatay. Parang tulong nyo na rin sa kanya. Sasabihin ko rin kay Anthony, ma. Babagitin ko sa kanya, ha? Mang! Mang! Nakita mo yung salamin ko? Bakit ba dinadaan mo sa padabog-dabog? Ano na naman ba ang kasalanan ko? Kikita mo ba yan, ha? Nababasa mo ba yan? Ha? Reseta yan ni Marife sa butika kahapon. Kikita mo yung item na yan? Pregnancy test! Hindi pa ba sapat ang isa? Kailangan pa magsundan? Baka kang madinig ng mga bata. Walang iyak! Walang iyak! Tama na! Sinabi mo sa akin, dinadala mo lang yung bata. Yun pala, patuloy pa rin ang relasyon ninyo. Hindi mo yung may tatago sa akin, dahil buntis na naman siya! Tino, babae ang anak mo, pero patuloy mo pa rin ako niloloko. Mga kabalang araw, si Sheila ang magbabayan sa lahat ng mga kasalanan mo.
Tama na. Nandito pa rin ako. Malinaw pa rin ang usapan natin na hindi malalaman ni Sheila at tungkol kay Marife at sa anak namin. Tama na! Sige, salamat din. Alan? Pwede ba kita maistorbo? Sheila, anong kailangan mo? Si Anthony, nasan siya? Kailan daw siya babalik? Baka hindi na siya bumalik. Ha? Bakit daw hindi siya babalik? Kailan niya sinabi sa'yo to? Inaasikaso niya yung tatay namin na may sakit. Tsaka isang beses namin sa Manila, tinuloy na rin niya. Bakit ganyan yung reaction mo? Importante ba na makausap mo yung kuya ko? Wala. Wala lang. Alan, nandito niya yung contractor. Gusto ko niya mausap. Sheila, ayawan mo na kita. Sheila, ba't ka nandito? Nakakamusta lang ako, kuya. Umuwi ka na. Siya babalik dito sa Cebu? Sheila, bakit hindi mo lang na sinabi sa'yo? Ambot. Hindi ko nga alam eh. Hindi nga niya ako tinatawagan eh. Kung hindi ko nakausap yung kapatid niya, hindi ko malalaman na hindi na siya babalik. Sheila, huwag ka nang malungkot. Masama sa mga buntis yan. Nararamdaman niya ng baby mo. Hindi niya ako pwedeng takasin, Lisa. Ano ba mabalak mong gawin? Ito. Nandito yung address nila sa Manila. Samahan mo naman ako. Kailangan ko siya puntahan. Hindi niya ako pwedeng takasan. Kailangan niyang panagutan yung anak namin. Sheila Salazar, bakit ho siya nagpa-check at doon? She's pregnant. Ton, may importante lang na kailangan sabihin si Mami at Daddy sa'yo. Ano po yun? Ate! Sino nakamulit niya sa'yo? Si Anthony po! Alam mo, mag-inatangan lang sila na ako bago wala. Hindi ako kasali. Papi! Malaki ang atraso sa amin ng kapatid. Nabutan ko utol, maduguan sa labas ng apartment. Sino may gawa niyan? Lumipad ka na dito! Hindi mo siya dapat pinabalik doon! Baka mapariwara na naman yun! Pariwara? Buntis ang aking anak at ikaw ang ama
pakakasalan mo, ama. Kung hindi, sasabog ang utak mo! Ay hirap naman ito.